meron tayong tinatawag na Philippine Anti-Drug Strategy. It has been institutionalized ng Executive Order number 66 na pinirmahan ni Presidente, which was October 2018. Yung PADS natin is aligned dun sa ating National Security Program as well as dun sa National Development Program natin. It's an improved or strengthened NADPA, yung National Anti-Drug Plan of Action. We have around 61 agencies na kasali sa Philippine Anti-Drug Strategy. This is a whole of government pa to, no? Bukod doon sa 12 member agency natin, nadagdagan pa yan. So lahat ng nakikita natin na merong pwedeng makatulong sa program natin, isinama natin sila. This is also where we are asking for the public support sa government natin. As we call it, this is a whole of nation approach. Hindi kaya ng gobyerno lang ito. Kailangan ng pagtutulungan ng lahat ng stakeholders. Ang current definition kasi natin ng addiction, no, it's a biopsychosocial concern, no, meaning may medical aspect pero at the same time it has some effects sa society. So dapat ang interventions natin would also be the same, both medical and psychosocial. Lahat ng programa na ini-endorse at ginagamit ngayon for community-based and for outpatient and even for inpatient programs, lahat po yan galing sa international literatures endorsed by reputable organizations like the United Nations Office on Drugs and Crime, WHO, and even yung mga international counterparts natin. We're using itong mga modules nila na nagamit, and of course, we're tweaking it depende sa pangangailangan natin, lalo na depende sa kultura natin. Yung ating Philippine Anti-Drug Strategy is human rights-based to. We recognize yung human rights. Kaya nga, compassionate ang ating approach doon sa rehabilitation at reintegration ng ating mga drug dependents. Yung mission namin, which is siguro ambitious din, ano, is to have yung drug-free communities by 2022. Ngayon, we recognize na pag mayroong isang drug dependent, apektado pamilya niya, apektado mga relatives niya, apektado ang neighborhood niya. It's everybody's concern. Itry po natin nabigyan ng pansin itong issue natin sa droga. Kasi malaki po ang impact po nito pag hindi natin natugunan. May issue po tayo sa health dahil magkakaroon po kayo ng problema kung paano gagastusan ang pangangailangan nitong mga users natin. Magkakaroon po kayo ng issue sa seguridad kasi nag-iiba po ang behavior nitong ating mga users, and of course, criminality comes follows, no, because of that. We concentrated on the two pillars sa ating activity, yung supply reduction and the demand reduction pillar na campaign natin. We are a member ng United Nations Organization on Drugs. We all know na yung illegal drugs is a transnational crime yan. So we would need cooperation from our neighbors, mga exchange of best practices, training, and exchange of intelligence information. Yung medical and psychosocial interventions, lectures, community mobilization awareness, papasok yan sa demand reduction activities, no? Community-based rehabilitation program. This is where our local government units will come into play. Sila ang magiging main responsible sa conduct ng community-based rehabilitation program. Yung module na gagamitin dyan will depend on the area. For the local government units, of course, they have to set aside some funds to at least do the advocacy activities. Yung DDB, we have some amount na binibigay, ano? Hindi naman malaki, but somehow na nakakatulong, tinutulungan namin yung ibang local government units in putting up treatment and rehabilitation centers. We will be prioritizing doon sa lugar na talagang wala para medyo ma-expand natin yung presence ng mga rehab centers all over. We were talking to the different 61 agencies kasi minitingin namin sila. Ang number one task natin is to make our department's personnel drug-free. By just putting up your agency's drug-free workplace policy, you are somehow helping already.
po yung drug-free workplace policy for government offices. So kasama ho dito lahat ng mga opisina ng gobyerno, pati ho yung mga local government units, mga state universities and colleges. So ang purpose po natin dito ay mabawasan or totally ma-eradicate po yung mga incidences ng drug use and drug trafficking sa atin pong mga government offices. Kapag hindi po ito nasunod ng mga government offices, kasama na ho din po dyan yung mga local government units, na meron po tayong provision doon na merong sanctions doon sa mga hindi sumunod. Ang incentives, in coordination with the Department of Interior and Local Government, meron po tayong mga awards na ibibigay at saka mga commendations doon sa mga local government units. Dapat pala, depende sa level ng addiction, iba rin yung intervention mo. Palakasin natin yung current health systems na binibigay ng ating local government unit. Yung ating mga municipal health centers, provincial health centers, dapat i-capacitate natin. At malaki ang maitutulong sa inyo ng Department of Health. Kung mabibigyan natin ng insentibo ang ating mga professionals, especially yung mga under ng local government units, I'm sure they can be an asset pagdating dito sa campaign natin on drugs. Malaki ang role ng private sector, especially yung mga organized professional organizations natin, no? Ang mga namumuno na ehekutibo sa local government units, all they need to do is i-map nila yung availability ng mga to and tap them kung kailangan. We want to have drug-free communities by 2022. I believe kayang gawin basta magtutulungan tayong lahat, no? Kung kasama natin ang mga governors, ang mga mayors, ang mga barangay officials, no? Kaya natin ito. We are addressing this problem at the grassroots. At yung grassroots na yan ay nasa barangay. Malaki yung maitutulong at malaki yung magagawa ng ating mga local chief executives sa problema na to. Mabigyan ng activities itong mga tao na to, mabigyan ng hanap buhay at mabigyan ng chance na makapagbago at maging useful members uli ng ating community.